Bula yung bula, Dan. Nasaan yung control? Sobrang lakas. Uy, paano to? Kuya, ikaw nga. Paano ako mag-access yung Twitter tsaka yung ibang website? Guest mode ba? Ayan. Pasok na kamon sa ano. Ay, expo. Naalala ko yung stainless din. Sinitira natin na kung bakit nasusundal lagi. Si Jeremy. Gin yung gin. Yun ang lumigtas sa atin. Ang hirap nitong nakaano.
All right, it is time to chill as we serve you pop culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Denise Tan. And I'm Lord Rivera. It's time for some afternoon delight. Brand new show. You're gonna be joined by myself, Denise, and Lord. We introduced ourselves earlier. Pero ano nga ba yung i-expect natin dito sa Afternoon Delight? Of course, we're gonna be bringing you chill and delightful stories. Kumbaga yung balitang pinag-uusapan ng mga tao na pangtanggal-umay, hindi masyadong heavy news. Because pagdating ng noontime, normally hard news. Yes. And then in a few hours, hard news na naman. Oo. So tayo kumbaga parang pang-swabe lang. Pangtanggal umay ka na. Parang yeah. Pre-happy hour. Pre-happy hour at hindi ba aperitif, digestive aperitif, ganun ba yun? Parang pang-panlinis lang ba ng palate? Palate cleanser. Ayan, yun okay. Naman pala. So, again, what you can expect here, meron tayong conversations, we have interviews, we have guests, yung iba via Zoom. Minsan, syempre mapapagbigyan tayo live. And today's guest, ito magandang lineup walang natin. Walang wala. Alex Calieja lang. Mm-hmm. Nako, the great Alex Calieja. Also, na dapat ito ang nag-host ng hindi lang Emmys, Golden Globes, pati Oscars. Ay. Dapat Alex Calieja. Mamaya tatanungin natin si Alex kung ano ba ang kanyang feeling kung siya ang napunta sa ganung posisyon at nabigyan ng oportunidad. Mm-hmm. All right. Parang so, tayo ngayon. Oo. But do you turn on the audience pag nasa stress ka? Parang, I got the gig 9 days ago! Siyempre kasama sa ano yan. Kasama naman kasi sa challenge yan. Mm-hmm. But kung also, ikaw, anong gagawin mo pag gano'n? I'll say yes. For sure. The jokes fall flat. Parang ngayon, kunyari, wala tayong audience. How do you gauge if the joke actually works? Ang hirap eh. Alam mo, to be fair, ang laking bagay kung sino yung audience mo that particular day. It's so hard to be a host, it's so hard to be a comedian, and it's two different things eh. Yes. Ibang-iba yung delivery, ibang-iba yung material, and iba rin yung kapa mo dun sa audience mo. What they call the room, no? Mm-hmm. Yung parang, okay, mainit ba yung ulo ng mga tao dito, o kakain lang, o bitin sila sa alak, etc., etc. Parang marami nagsasabi, dapat sinama raw si Mami. Si Mami. Ah, diba? Ako. Mami ni Jokoy. Yes. Kasi considering most of the punchline doon sa kanya mga specials. Tukol kay Mami. Either it involves the mother or the son. True. Tsaka yung bag niya, yung laging bit-bit na bag ni Mami. Ay, hindi ko alam the yun. The Louis Vuitton. Louis Vuitton. And Meryl Streep, diba? Oo. Dapat may skit yun siguro sa simula. Anyway, parang ano lang, kung ako yun, para sa mga sports, diba? Oo. If I were him, her, ganyan. Ganito gagawin ko. Hindi, alam mo, madali kasing magsalita kung wala ka dun sa posisyon na yun. Correct. Diba? Alam mo, ako ang natutunan ko with the years that I've spent being a panel sa sports. Siyempre, merong mga magdi-disagree sa'yo with what you say about particular person or particular team. Ang nagturo sa akin na to is one veteran. Hindi, huwag ko ng pangalanan, pero isang veteranong anchor na rin. Alright. Pag talagang may hindi tumigil, dalawang salita lang ang pwede mo ibato. Ikaw nga. Diba? Ikaw nga. Oh, maganda yan. Diba? Wala. You can't please everybody. But, of course, we will try to do that. Ikaw nga. Ano? Ikaw mag-check ng what's trending on X or Twitter. Ito, silipin natin, ha? Ganda yan, ha? Ikaw nga. Ikaw nga. Mm-hmm. Oh, ang dami mong sinasabi. Edi ikaw. Tatlo na yon. Ikaw nga. Alright, so first trending natin, we have 17 in Bulacan. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero ikaw na kwento mo, Lord, na napanood mo? Tama napanood ba? Ko yung report. Okay. Oo. It turns out, one of them pala got sick. So, hindi nakapag-perform. At curious ako, are they actually 17 in number? That's why they called 17? Not sure. Ayan, actually, pero hindi ko from 17, we go to 18. Oo, ito. Nako, pumutok din to. There has been a video of Carmina Villaruel. Medyo ano na to, hindi naman bago to, pero nag-resurface yung video. At ang sabi, 18 pa lang daw siya nung nagpakasal secretly kay Rostam Padilla na ngayon nga ay kilala na bilang si Bibi Gandang Hari. Mm-hmm. 18. Mm-hmm. Wow.
There was a time, si Carmina Villarreal yung super crush ng bayan, mm-hmm, ng lahat ng teenagers. So, kung mga panahon na yon, probably that was late 90s. Ilan taong ka nun? Now we move on to better subjects. Okay, si Juan Carlos. Mm-hmm. Mm-hmm. Sunod-sunod raw kasi performances, including the Aurora Festival. Yes. But you've heard that song, Ere? Ah, oo. Very controversial kasi meron mga kailangan i-bleep doon eh, every now and then. At ang balita doon, ah, meron siya nilabas sa social media niya talking about Juan Carlos. Mm-hmm. Nagkwento siya na nag-sorry siya, mm-hmm, sa isang pare, mm-hmm, dahil doon sa dami ng mga, you know, bad words nandun sa doon sa kanta. At ang sabi, hanapin ko nga. Ang sabi, naiintindihan naman daw nung pare. Mm-hmm. Tama ba? Interesting. Because yung mga gangster rappers kaya, do, mm-hmm, they have that same problem, uh-huh, when it comes to very profane language? Mm-hmm. Buti na lang, hindi natin pwede gawin dito yan, magsasabi ng profane words. Like, wag na. Afternoon delight. No, not profane. But she provides the delight, I provide the afternoon, whatever that means. Well, speaking of afternoon, of course, alam naman natin, tanghali, oras yan para sa Itbulaga na trending dahil Itbulaga sila. They're always trending. Itbulaga. Hindi mo napansin, komportable tayo ngayon tawagin siyang Itbulaga. Uh-huh. There was a time na, oo nga pala, hindi siya. Now, it's back to normal. Alam mo, before, yung bagong lipat na, syempre, hindi pa nga finalized everything, mm-hmm, di ba? Parang the back of my head, nako, please lang, sana hindi mag-slip. Na masabi ko, that TVJ pa. Aha, gets. Eh ngayon, syempre, it is them. Mm-hmm. Sila naman talaga ang identity ng Itbulaga. Huwag mo lang sasabihin Showtime. Oh. Ibang usapan yon. Buti na nasa'yo nang galing. Alright, now, here are the other topics people are talking about online. Mm-hmm. Ayan, ang K-pop boy group Seventeen has wrapped up their successful two-day concert at the Philippine Sports Arena on Sunday, and they also assured Filipino Carrots that they will be back. Prior to the concert, though, many fans took to social media to express their dismay with the event's local promoter. Why? Bakit kaya? Why? Some of them complained about unmoving lines for hours, obstructed, whoa, views of the show from some seated sections, and unorganized queues. Mm-hmm. Ikaw, kailan ka huling nag-queue ng ganyan kahaba for anything? Any performance? Alam mo, siguro mga 2015 pa ata. Mm-hmm. Hindi ko na maalala, but definitely a long time ago. And I understand it is frustrating kasi syempre minsan as simple as bibili ka ng water na basic necessity within the day, pagod ka na, diba? Pero sobrang haba, mm-hmm, ng pila. Eh, minsan isang oras, nakatayo ka pa rin. And this is what event? Yung kay Kanye. Whoa! 2015 okay nga ba? But diba it was a long time ago na? Si Kanye ba okay pa rin ito? Hindi ba siya yan? Bro! Mahirap na topic si... Bro! Pero nung mga panahon nun, wala pa siya masyadong ganong issues. Mm-hmm. Oo. Interesting. Alright, ano pa? Ito naman, P-pop group SB19 won big at the 9th Wish Music Awards. Their awards include Wish Group of the Year, Wish Pop Performance of the Year for the hit song Gento, and Wish Exclusive R&B Performance of the Year for their song I Want You. Mm-hmm. Parang similar slogan niya nung recruitment American military. No? Singer and rapper Flo G also took home multiple awards, including Wish Artist of the Year and Wish Hip Hop Song of the Year for Rap Star. Other awardees include Ilaw, Zach Tabudlo, Martin Yavera, and Sunkissed Lola. Mm. Sunkissed Lola. Ito pa, Cebuanos have kicked off the Sinulog Festival 2024 for the Feast of the Santo Niño. Featured were several activities, including, of course, street dancing. 8 contingents from different localities in Cebu joined the activity. At syempre, meron din Grand Float Parade. Also, it happened along Osmeña Boulevard. Mm-hmm. So that was a treat for everybody there. Meanwhile, a Sinulog TikTok dance video gained criticism from netizens after the uploader danced to Sinulog beat with modern dance moves. Hindi nila nagustuhan yun.
And now some netizens said the now deleted video is disrespectful to Santo Niño. Really? Alam mo, there's this really classic song. It's called Halabira, no? Mm-hmm. It's, for the ati-atihan. Yes. A lot of people don't exactly know that the composer of that particular track is a Pinoy rock icon. And it sounds so tribal, mm-hmm. but it's a relatively modern song. No, I don't know about, baka siguro, no, this is a clash of opinions and certain ideas about what traditional is. Yes, that's mm-hmm. true. But, you know, Cebu, nako. Cebu lechon. Mm-hmm. All right, moving on to show business. Joining us now is news producer Von Bellinario. Von, are you there? Hi, Von. Lord. Hi, Denise. Hi. First and foremost, no, congratulations para rito sa bago niyong show. Talaga namang new year, new show for all of us dito sa One News. And congratulations, Denise and Lord. Talaga namang bonggang-bongga. No, bagay ba kami, Von? Para ito sa atin. Maraming programa, diba? Kasama Von. Na kayo program ninyo rito. Oh, so it's nice and it's honored to be here. Thank you, Von. Okay, bagay ba kami ni Denise mag-show, magkasama? Say yes. Yes. Bolahin mo kami, Von. Okay, Von, kanina, kay Nanay Christy, ang inabutan kong pinag-uusapan nila ay e-games. Mm-hmm. Oo nga, no. Ito kakagaling nga lang natin kakatapos lang ng programa ni Nanay Christy, no, ang Christy for Minute, kung saan isa tayo sa mga nasa likod sa ng camera. At isa nga sa mga pinag-usapan doon ni Nanay Christy at ni Romel Chica, yung talaga namang dumarami daw yung mga ex di umano ni Daniel Padilla, no. Ito nga nakaraang weekend ay kumalat yung issue na nag-post ng cryptic, may cryptic post yung kapatid ni Catherine Bernardo. Walang sinasabing pangalan kung sino yung pinatutungayan niya na sinabi niya, we know what you did last summer, at may mga taon siyang binanggit na particular years kung saan may mga nalaman daw sila. At yung cryptic post niya na yon ay nilike ng dalawa sa malalapit na kaibigan ni Catherine. So syempre ang mga fans at ang mga netizen ay talagang nilink na ito sa iba't ibang babae di umano ng aktor habang sila pa ni Catherine. So marami rin nagsasabi na tamang-tama lang daw na hiniwalayan na talaga ni Catherine itong si Daniel dahil ang daming beses na pala na nanloko umano siya sa actress. So yan yung mga mainit na pinag-usapan nitong mga nakaraang araw based dun sa mga cryptic posts ng kapatid ni Catherine. Lord, Denise, ano bang masasabi niyo tungkol dyan? Mas marami pang X. Ang dapat marami lang X ay isang algebraic equation. Ako, Von, curious ako, no? Kasi parang yung sabi, ano yun? I know what you did last summer. Parang namang horror na to. Kagimbal-gimbal naman yung mga nangyari. Ano, may idea ba tayo sa kung ano specific yung mga kwento or idea kahit papano? Kung ano yung mga... Alam mo, nung nilabas yung nung umusok o uminga yung cryptic post na yon, may ilang pangalan na nabanggit, no, kasama na nga rito yung pangalan ng asawa ni Patrick Sugi, yung si Ariel, at agad naman itong pinabulaanan mismo ni Patrick. So sa mga hindi nakakilala, si Patrick ay dating PBB housemate na kaibigan din nila Catherine at Daniel, no. They belong to the same circle, yung Nguya squad na kung tatawagin, may mga binanggit na pangalan at kasama nga daw doon sa mga di umano na link noon kay Daniel habang nasa relasyon pa sila ni Catherine, itong si Ariel na asawa na ngayon ni Patrick. So itong si Patrick, after ilang buwang pananahimik sa social media, particularly sa X o yung dating Twitter, eh biglang napatweet, no? At dinipensahan ng kanyang asawa at sinabi na nga na hindi totoo yung mga chismis, hindi totoo yung mga inuugnay na balita kaya kila Daniel at sa kanyang asawa, at sana'y patahimikin na sila, no. Marami rin mga binanggit na mga initials ng mga actress di umano, at marami rin mga nililink ibang personality, pero ito ay nananatiling blind item kumbaga hangga't hindi pa sila nagkukumpirma. So far itong si Patrick
ang nag-defend at nagsabi, naglabas ng kanyang statement na sana wag nang i-link yung asawa niya dito kay sa issue ng ano no nila Katrin at Daniel. Oh, ayan. Von, I'm now reading the Filipino Star ngayon. There's an item here involving the name of Jasmine Curtis doon sa usapin kay Daniel Padilla. Sorry, Lloyd, hindi ko masyadong narinig. Oo. Ito, Jasmine dinidikit sa ginawa ni Daniel kay Catherine with a may question mark. Sorry, Von, hindi ko malapit yung camera kasi nakadikit yung mic sa ano eh, sa upuan eh. Pero pwede kong ano kaya ito? O basta, kumbaga, nag-resurface yung issue. Binuhay ulit ng netizens. Mm-hmm. Yes, Von? Oo. Alam mo, hindi. Yung si Jasmine na yan, na-link na nga yan dati. No? Kasi a few years ago, if our audience or our kapatid remember, talagang may audio na umalat saying na may mga audio leakage na kung ano, no, na lumabas na may pinapatungkol yata dito kay Daniel at kay Jasmine. So, hindi naman na-confirm. Wala naman nagsalita sa dalawang kampo. So, mananatili pa rin siyang palaisipan at misteryo, Lourdes and Denise. Ito yung second paragraph. Yes, I admit that Daniel and I exchange sweet text messages. Oh. Ano kaya yung ibig sabihin, sweet text message? Where na you? Ligo na me. Ganun ba yun? That was years ago. Ah. Yes, Juan. Ano masasabi mo rito sa picture ni Ivana Alawi? Kita ba? Hindi ko makita, Lord. Oh, or Von is not interested. Von, ano pa'y kailangan mga abangan ng mga balita? Ito, no. Kanina nakita ko nga dyan sa no, isa sa mga trending topic na napag-usapan yung kanina dyan sa X, formerly Twitter, ay hashtag Kim Chu. Speaking of Kim Chu, no, narito tayo ngayon sa ating kapamilya dito sa ABS-CBN dahil kasalukuyang ginaganap yung press con para sa Linlang. Ito yung TV version ng Linlang na mapapanood na dito sa Kapatid Network sa TV5 starting next week. It will replace another hit teleserye na Senior High. So ito para sa mga netizen at mga kapatid natin, unang itong pinalabas itong Linlang sa isang ano no social media platform, sa isang Prime Video, sa isang streaming app na talaga namang hindi lang trending dito sa Pilipinas kundi worldwide. Mm. So after a few months na naipalabas na siya sa Prime Video, mapapanood na siya sa free TV. This is the teleserye version kung saan bida sina Kim Chu, si Paolo Avellino, si JM De Guzman, Maricel Soriano, Ruby Rodriguez at marami pang iba. So ito yung hindi typical na ano no na extramarital affair kasi talagang pinag-usapan dito yung storyline, pinag-usapan dito yung mga sampalan at may init na eksena nila Kim Chu, nila Paolo Avellino at sa kanila JM De Guzman. So ito kasalukuyang lumabas lang ako saglit dito sa Dolphy Theater pero ongoing yung press con dito para sa TV version ng Linlang na mapapanood na starting Monday free TV sa TV5. Von, ayan. Bakit nagte-trending yung name na Kim Chu ngayon sa X? Meron ba siyang specific na sinabi na, let's say, beyond what the show is about? Sorry, tama ba pagkakalit ko about kay Kim? Yes. Lord? Yes, Von, tungkol kay Kim. Oo. Ito kasi this past few days and weeks, Lord and Denise, trending din talaga to si Kim after niyang yun nga maghiwalay sila ni Zian at syempre yung mga netizen at yung mga fans ng love team nila Kim at Paolo Avellino, talagang dililink na sila. Meron nang hashtag Kim Pao. Talaga namang siniship na ang tambalang Kim at Paolo Avellino, no. Hindi lang dito sa Linlang kasi something interesting din after ng Linlang, magsasama pa sila sa isang proyekto, no. Ito yung Korean adaptation naman ng What's Wrong with Secretary Kim. Mm-hmm. So syempre yung mga fans, yung mga netizens, talagang mga shippers, talagang grabe yung paglilink nila ngayon kay Kim at saka kay Paolo, no.
marami nagsasabi na baka sila nangaraw, baka nagde-date na sila, pero no confirmation yet from the two stars. Yun yung aabangan natin dito sa press con, kung isa rin ba yung sa mga sasagutin nila, no, what's the real score between them, dahil marami na ngang nagsasabi na baka sila na nga, 'di ba? Wala na mga problema dahil single na si Kim, etc. So yan yung aabangan natin dito sa press con ng Linlang. Good, Denise. Von, syempre lagi magkasama itong si Kim at si Paolo, dahil nga syempre the promotion and working together. Totoo rin ba na may COVID daw si Kim Chu at Paolo Avellino, and dumadagdag ba to dun sa, is it fueling the fire, kumbaga dun sa issue na baka sila na daw? Oo. Nagulat nga kami dito, no, Lord and Denise, kasi dito lang sinabi sa amin na hindi physically present yung dalawang big star ng Linlang, na si Kim at si Paolo. At ito kasalukuyan, naka-zoom lang sila. Sinasabi nga na they're not feeling well daw, kaya hindi rin sila physically present dito sa ABS-CBN compound para sa physical press con. Yun yung sinasabi rito. So kami rin, parang nagulat din kami, no, parang nalinilang din kami na hindi sila physically present dito. Maganda sana na matanong din natin sila personally. Pero kasi pag naka-zoom, medyo tingnan natin kung sasagot pa rin sila, no? Diba? All right. So, Von, balik ka na sa loob. Baka marami ka pang mga masagap. Masagap. Huwag lang COVID. Huwag lang COVID. Impormasyon. Balitaan mo kami. Right? Yes. Thanks, Von. Maraming salamat, Lord and Denise. At yan ang Afternoon Delight. Thank you so much, guys. And congratulations again sa bago niyong programa. We'll see you, Von. That's Von Belinario, our showbiz correspondent, talking about Kim Pao. Sounds like something you'll buy it from Salazar Hopia in Escolta. Nga pala, malapit na mag-New Year, Chinese New Year. Mm-hmm. Alright. Now, guys, now it's time for a quick break. Up next, we'll be talking with volleyball star Rachel Dakis as she takes on a new interest. Mm-hmm. Mm-hmm. And later, makakasama rin natin, nako, ang idol po nating funny man na si Alex Calieja. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
Comedy. Doon, doon talaga. Naabutan ko si Dave Patel. Alright, welcome back to Afternoon Delight. I'm Rudy Vera and with Denise Tan. At ngayon, siyempre, kung kayo po'y fan ng comedy, siguradong kilalang-kilala niyo po itong mama na namamagitan sa amin ni Denise Tan. Namamagitan, eh. Namamagitan. Oh. In the mills. Oh, may America. Fresh. Batang PX. Walang sabi, walang kasabit-sabit sa immigration. Alright, isa po sa mga personalidad na mapapanood nyo po sa face-to-face. Siya po si Kuya Al, the great Alex Calieja. Naku, nakakatakot na ngayon. Denise, saka Lord na sabihin na kilalang-kilala natin dahil nung si Jokoy, dami mga comment na, who is Jokoy? Kaya nakakatakot ngayon na ano, masabi kilalang-kilala. Trending ngayon si Chelsea Handler. Of course, Jokoy. Dating dating jowa ni Jokoy na medyo na, ang tawag doon, throwing shade, parang yes. pasarin. Oh. Kay Jokoy. Alam ko, kampiyan niya. Sige, pakirito. Ito, babasahin ko para hindi ako ma-misquote. Sabi ni Chelsea Handler, after she said her joke, is, quote, "Thank you for laughing at that. My writers wrote it." Oh, ah. Boom! Ah. Di ba? Kasi si Jokoy, di ba, niliglag niya supposedly writers. Oh. Pero seryoso kaya yun? Hindi, maganda yung pagsasama nila. Baka, ano yan, alam mo yung nag-aasaran kayo dahil sobrang close nyo na. Mm-hmm. So, hindi kayo natatakot na ano. Pero, kasi maganda yung relasyon nila dahil, of course, abrupt ending. Hindi ko alam kung ano. Mm-hmm. Kasi pag mag-usap tayo, parang hindi natin, alam, pag nakikita natin yung personalidad, alam na nangyari. Mm-hmm. Ang saya sa social media, nagka-travel sila, tapos bilang nag-end lang. So, I don't know. It was a beautiful breakup. Di ba? Ano mukha naman eh. Ano ibig sabihin ng beautiful breakup, Denise? Walang beautiful. Ano yun? Di ako sure kung pwede akong magsalita about a beautiful breakup. Bira kasi kahit sa normal na tao na lagising kayong pareho kayo ng emosyon na ayoko na. Uy, what a coincidence. Ikaw din. That's a beautiful breakup. Akalain mo yun. Walang ganun. Ayoko lagi na rin. Lagi na love na isa na naiwan sa ere. Hindi, tsaka yung course of natural course ay gusto kong patayin ng ex mo. Oo, ganun. Mas maniniwala ako sa ganun, di ba? At may delayed reaction. Baka ngayon pala nagre-react si... Ngayon pala siya natauhan. Dahil sinasabi ko, may 3-month rule. Mm-hmm. Diba? Baka yung kontrata nila. Pero, eto Alex ha, mabalik ako. Di ba, super sumabog yung kay Jokoy. Yeah. Ang daming sinasabi ng positive, negative, talking about taking advantage of the opportunity, and missing that opportunity. Uh-huh. Ikaw, ano masasabi mo na sa Jokoy issue? Walang na-miss na opportunity. Mm-hmm. Tatlo lang naman ang pupunta ng stand-up, ng ano niya, performance niya. One, yung talagang itong nangyari ngayon. Pangalawa, super galing niya. Mm-hmm. Or pangatlo, hindi siya napansin. Sa tatlo na yun, ayoko yung hindi ako napansin. Yung pangatlo, no? Pag-usapan, yung mga awardees, walang Jokoy. Correct. Ang pinakagusto mo, of course, yung galing mo. Mm-hmm. Pero pag magaling ka, hindi ka masyado rin papansinin dahil, parang,
expected eh. Mm-hmm. Yung napag-uusapan siya dahil... Ah. Di ba? Kaya siya napag-uusapan. Yes, in fact, hanggang ngayon pinag-uusapan siya. And I think that's a publicity. Negative or positive, that's a publicity. Pinag-uusapan siya. Ayun naman ang goal mo bilang ano eh, bilang as tao. As long as you spell my name right. Ikaw. Oh, Jokoy. Pero ikaw, did you think that nag-bomb si Jokoy talaga o hindi? No. Gayto ang nangyari. Papaliwanag ko sa mga kausap ko na sa mga komedyante. Nag-perform siya lagi sa mga taong tinitingala siya. Ang pumunta doon sa isang lugar, natatawa ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Fan mo ko, tatawa ko sa'yo. So ang reaction lagi ni Jokoy, I have this people sa palm of my hand. Ang tawa! Mm-hmm. Yung pinuntahan niya, ando doon, para lumisip ng award. At ang tingin nila, sila ang top of the world. Oh. Ano nakita nila si Jokoy, ang tawa nila, eh, ngayon, yung tawa nila, yung pantawang star. Mm-hmm. Paano ba yung pantawang star? Pa-sweet lang. Oh, ganun lang. Diba? Si Jokoy nag-expect ng tawang dati. I gets. Oo. Yung mga tao nag-expect ng tawang dati. Mm-hmm. Ang na-receive ni Jokoy, yung tawang pang Hollywood. Pero... Wala siyang silence, ha? Wala siya. Hindi naman siya talaga totally. Ang bump kasi sa aming komedyante, crickets, walang tawa. Mm. Mas malala yun rather than binubuo ka. Oo, a reaction is a reaction. Ibig sabihin, naikinig, di ba? Mm-hmm. Eh, pag hindi na nagre-react, ibig sabihin, hindi naikinig. Mm-hmm. May pang matanong kita, kasi, I mean, you're obviously a stand-up. Nag-host ka rin. Nag-host eh, ako. Gano'ng kalaki yung adjustment in terms of, you know, preparing your material sa magpapatawa ka na alam mong stand-up gig kesa dun sa sisingit ka lang ng kailangan medyo formal pa din pero may sugdot ng comedy. Mahirap yung mag-host ka. Mm-hmm. Tapos sisimulan mo ng stand-up. Mm-hmm. Kasi, yung stand-up kasi, nakita niyo ba si Ricky Gervais noon? Hindi naman siya naglalakad eh. Meron siyang podium eh. May podium. Tapos, ano pa rin siya, host pa rin ng una. Pwede nabot nung iniinom ko dyan? May iniinom siya eh. So, he was more of ano. Pero mahirap pang hosting na sisingit-singit ka ng comedy ah. Mm. Pero si Joy kasi, nagsimula siya ng material. Mm-hmm. At, naka-stand-up. So, ang feeling ko, ang pinaka nalaglag siyang moment doon, yung opening na line niya. This is a dream come true for all of us. Excited to be here. All of us. May gagano na kagad doon na, I'm here. Oh. We're here already. Mm-hmm. Your dream. Yung pala may magano. So, sa host, ibang preparation sa hosting and stand-up. Mm-hmm. Ang hosting kasi, you have to know people. At siyempre, may interaction. Mm-hmm. Yung stand-up mo, may prepared ka minsan. Oo. Gano'ng kahirap yung sinasabi nila, in defense of Jokoy, sinasabi ng Whoopi Goldberg, reading the room. Ano ibig sabihin ng reading the room? Pag kami, of course, babalik ako doon sa mga typical special niya, no? Hindi mo na kailangan read ng room doon. Comedy crowd yon, tatawa yon, and that's your fans. Kahit alam mo, may mouthfeel ka doon. Alam mo yon, tao mo yon, kakausahin mo sila. Because one down, ano sa'yo yun eh, di ba? Yung reading the room is, alam mo dapat, inasahan mo na dapat na A-lister yung mga doon. Kahit paano, alam ko hindi kakikis ng puwet nila. Mm-hmm. Pero kahit paano, you have to have an opening na. Mm-hmm. You have to ano muna yung, hey, yes, oo. Guys, ganun. Tapos bilang panatang mo ngayon. Tsaka yung roast style of comedy. Oo. Medyo, dapat hindi raw sabi, alalay muna. Huwag ka muna mag-roast kasi baka hindi ka kilala ng mga. Tsaka hindi siya yun eh. Mang-roast? Hindi siya yung roast. Mang-roast. Ang niro-roast niya, sarili niya, kasama yung nanay niya. Nanay niya, oo. Pinoy, the culture, and the tao na nanonood sa kanya, fans niya. Oo. Hindi siya nag-roast katulad ni Ricky Gervais. Mm-hmm. O baka naman, nasanay tayo sa Golden Globes sa Ricky Gervais, Amy Poehler at Tina Fey yung level lang. Oo, yes. Pero dapat hindi nga siya nag-ganun eh. Dapat dinala niya yung sarili niyang style. Oo nga. Accept me for who I am. And then itinayin niya. Kaya tinatawag ko sa kanya, tinamad din siya kahit paano. Of course, nandito na yung 10 days. Pero may ganun akong attitude minsan eh. Pag lumulobo yung ulo ko, nasunod-sunod yung success ko, na akala ko I can wing it. Mm. Kaya ko to because of my recent success. And then, boom! Hinabol ka ng low averages. And to add, ang dami-dami kasing lugar para magkaroon ng low off. Off night mo. Yes, yes. Na-timing ka ba dun sa lahat ng off night? Napakamalas mo. Yun. Pero ito, kasi di ba na-mention mo na yung 9-10 days ba yun na preparation. What's your take dun sa
di ba lumabas na parang ang nasisi yung writers niya? Oo. What's your take on it? Panic nung sinabi niya yun sa stage. Panic, and he wants to save a little bit of his pride. Na yung tinawanan niyo, sunulat ko yun. My bando, that's panic. Alam ko kinakabahan siya the moment. Hindi pa nga siya umakit sa stage, yung ini-interview pa lang siya. Alam ko na kagad na nawawala na yung... Hindi yung Jokoy. Hindi siya si Jokoy nung umakit siya sa stage. Correct. Bakit anong napansin mo? Dip, yung ano niya, ano yun? Tamo ha, pag open niya, pinaka-delikadong joke pa niya kay Kevin Costner. It's a dream for all of us. Ano na kagad yun? Ching, ching, ching. Kevin Costner is here. He's supposed to be in a mountain. A mountain. Tapos bilang, Don Cheadle. Wala siyang sinabi. Ba't mo sinabi yung pangalan? Don Cheadle is here. Wala siyang sinabing joke. Baka racist yung joke niya kay Don Cheadle. He's scanning at hindi sumisipa yung ano niya, yung ad-lib niya. Kasi nga may panic siya. May kabay eh. Pero kung alimbawa, nasa element siya, lahat yun, may flow, may ano eh, may, alam mo yung zone? Yes, mapupunta sa zone pag maganda yung opening mo. Doon pa lang nung nag-stutter na siya, tapos gumagano na siya. Tapos yung sinabi niya na, stupid, 10 days, ano na yun, asking for... Totoo ba yun, that when you turn on the crowd, medyo signs of panic na yun? Panic. Doon sa, ang problema, yung A-lister yun. Hindi ka na makakuha ng, hindi ka makakuha ng mga joke na, kailangan mo talaga, eh, nakaanda mong joke to make fun of the movies, make fun of ano. Eh, si Meryl Streep nga, ano siya, hindi naman siya... Buti sinakyan siya, no? Yung Wakanda Forever. Wakanda. Medyo sa akin, cringe siya. Hindi siya tinulungan ng camera. Dapat nung nagpatawa siya kay Taylor Swift, hindi nila tinulungan kay Taylor Swift. Hindi nila binaba. Dapat nag-comedy nga yun, dapat nag-rap sila ng tumatawa. Ang inaabangan dapat yung mga naka-ano, no? Nakatawa. Dapat tinulungan, sinuportahan mo na yung 10 days na preparation na host mo. Nilaglag mo pa eh. Ewan ko kung dahil sa pag... Di ba? Tapos supportan niyo na, look for people mo tumatawa kasi nakaka-convince yun ng mga nanonood online. Mm-hmm. Ang problema pa, nung tinirin si Taylor Swift, ang daming Swiftie. Yes! Fans. Ngayon ikaw, hindi, ano ka? Neutral. Nagbasa mo na ng social media, uy, nagabang daw si ano dahil inanormal. Actually, pagpasok mo doon, kargado ka na ng... Negative na. Nung pinanood ko naman yung buo, hindi naman siya, that's not bad. Pero dahil sa... Ayokong kumonta sa majority. Oo nga, palpak nga. Kasi kailangan, ang ganun ng human nature eh. Uh-oh. You tend to go against the ano eh, the popular opinion eh. Mm-hmm. You tend to bandwagon kung ano man. Kahit na nakakatawa naman. Pero yung friend kong paborito ko, sabi hindi raw eh. Ayokong ma-out of... Totoo. Pwede. Actually, wala siyang sinabing mali doon sa NFL. Tumaas ang ratings ng NFL. Totoo naman din talaga. It's a foul. Pero kasi ganito eh, a lot of people got offended by it. Kahit na yung, not just with Taylor. Taylor obviously talagang sumabog yon. But also, di ba, may comment siya about Barbie. You know, pag ganun ba, how do you, as a comedian, how do you tread the line? How do you know if it's crossing that line of being funny to being offensive? If I'm going to study the room, at mag-host ako, imagine nag-host ako sa corporate, ha? Mm-hmm. Alam mo, sa TV5 lang na trade launch, hindi naman sila doon para sa comedy, pero pag nag-stand up ako doon, I will understand the crowd. Mm-hmm. I will, kung mga business yan, mag-joke ako ng business. Ngayon, ang una kong papatawanin, yung boss. Kasi siya pabirma na chicken natin. Kasi pag ang boss tumawa, makikita ng mga... Tawa na sila. Tatawa lahat. Ang boss doon, yung mga sila Taylor Swift, sila Barbie na magandang pelikula, sila Robert De Niro, si ano, dapat napatawa muna na si si ano, dapat di talaga pinuhos kay Taylor. Pero ngayon ako pwede magsabi na buti inimbitahan niyo ako dito, 'di ba? Kasi nung mga election eh, pag nagbibigay ka ng comment about the president, sabihin, magpresidenta ka muna. Mm-hmm. Bago ako magbigay ng opinion. Ngayon, sagot ko naman sa mga nagbibigay ng mga opinion nila, mag-comedyante muna kayo. At meron na akong karapatan sumagot ngayon dahil ako ay comedyante. May opinion ka na. May opinion na ako ngayon dahil ako po ay comedyante host. Okay. At sa tumang di nakakalam, nauna talaga ako mag-host. At luckily, funny hosting ako bago ako mag-stand-up. So ngayon, pag nag-i-stand-up ako, I can ad-lib. Ang tawag doon, crowd work. Crowd work. Crowd work, regardless, masyado ko talaga na-overwhelm si Jokoy sa karap niya. Na hindi sumipa yung akala niya, kailangan ano, itaasan ko rin yung ano ko. Mm-hmm. Hindi niya sinubukan na maging tao sa harapan nila para makita yung tao rin sa kabilang side. Dapat tinawagan niya nanay niya agad. Oo. Diba nagawa na yung Meryl Streep yun? Oh, sabi ng mami ko, nag-try na siya eh, nag-work na yun eh. Mm-hmm. Na Meryl Streep is always the winner. Nagano na siya, nagkonting ano na siya. Pero meron ba siyang banggit na, oh, kasi Pinoy kami at fan? Hindi. Ito pa, ang mabilis, sabihin niya 10 days,
ano yun eh, may meeting kayo ng mga writers eh. You could get, I don't like that, I like that, mm-hmm. I like this, I don't like that, and then consolidate and add your humor. And then, kaya sabi ko sa kanya, medyo lazy yung ano niya. Kahit yung mga comedian sa ibang, sa Malaysia and everything. May isa nga, i-quote ko lang, ayoko naman sabihin gawin sa akin din, no? Si Douglas Lim from Malaysia, a popular comedian. Sabi niya, doctor? Hindi, si Jason Leong yun eh. Si Douglas, sabi niya, nung umakyat siya sa stage, ang tingin ng mga A-lister, he's the gardener and he's the helper. Okay. That's a good idea. Alam mo, ang dami pa natin pwede mag-usapan eh. Saya, saya. Unfortunately, Alex, maraming salamat for joining us. Thank you. Salamat. Alex Calieva talaga. Always, pag tinawag ako ni Lord, talagang kailangan pumunta kayo. Mahirap na yun. Pag kinuha ni Lord. Nung nakita ko ngayon si Denise, I have another reason to be here. Yeah. Anong mas mataas sa dahilan? Ikaw, kasi una, hindi ko maintindihan yung after ng delight, but si Lord, nung nakita ko si Denise, yeah, it's a delight to be here. Pero I'm so delighted to be here. Volleyball player dati yan. Alam ko, masakit alam yan, mamahal. Alam ko, napapainga ko siya pag nag-ano sa mga volleyball. Ikaw lang ang reason ba't ako nanonood. Ayan. Because ako of your inputs and yung ano. Well, thank you. And thank you again for being here. Napaunlakan mo kami. Thank you. Maraming salamat. May tatanong pa ako sa iyo pag sa break natin. Okay. Ayan. We are pausing for a quick break. And next up, we speak to volleyball star Rachel Dacis. So don't miss that. And of course, stay tuned.
welcome back to Afternoon Delight. And as promised, we are we're heavy on delightful conversations. And syempre, from entertainment, tatawid naman tayo sa sports. But not quite sports, because we'd like to see another side of this athlete. No? What happens when athletes pursue other interests other than athletic pursuits? What if, let's say, an athlete decides, I'd like to go into something like, say, baking? Interesting, no? Joining us this afternoon is now straight from Barcelona in Spain. Mm-hmm. We will have volleyball superstar Rachel Andakis. So, is Rachel, nandiyan ba si Rachel? Dakis. Hindi na kasama yun. Rachel Dakis lang. Teka, subukan natin na kasi inaayos lang natin yung connection natin. Kay Rachel, there you are! Shell! Can you hear us? Shell, can you hear us? Nako. Oo, nako, nag-detect. Nakita ko yung ellipsis eh. Oo. Shell, hi! Can you see us? Kaha, ito na, katext ko sa yung hawak niya yung cellphone niya. Siguro, isa sa mga pressing questions for a Pinoy opening a bakery in Spain, paano ka magbebenta ng Spanish bread? Yun na nga, paano mo i-explain? Is it called Spanish bread in Spain? Oo, tsaka Shell. Ayan, Shell? Shell? Ako, may feedback. Nadidinig na kaya tayo ni Rachel? Hello? Shell, hi! Good morning sa'yo dyan! Buenos dias! Shell, can you hear us well? Ako, nagte-text pa. Can you hear us? Nadidinig mo kami? Ayun. Ako yan. Mm-hmm. So, a little background or habang inaayos natin siguro yung ano, no? So, si Rachel Dakis has decided to open a bakery. Yes. Tama ba? So, it's called Forn de Manila. Pero, Forn de Manila. Oo. Ang gusto natin alamin, syempre, is kung paano nga ba nag-umpisa yung storya niya. Mm-hmm. Paano naisip? Sino nga ba yung mga kasama? Sino yung nag-inspire sa kanya? Nung siya ba'y athlete dito dati, ay nakitaan mo na ba siya, Denise, noon ng proclivity towards baking? Paggagawa ng mga breads, mga ganyan. Honestly, ang hirap eh. It's so hard to tell because the only interaction I've had with Shell is, syempre, nung nakakalaban ko siya, nakakalaro ko siya minsan, and syempre, minsan rumaraket kami sa labas, but we're not naman baking. Mm-hmm. Mm. Oo. Tsaka ano kaya yung carbohydrates sa dieta ng athlete? Oo. Ito, alamin na natin because Shell, I think, finally, okay na? Yo. Hi! Ayan. Hello! Good hello. Good morning. Buenos dias sa inyo dyan. So, Lord, kasama ni Rachel is yung dalawang tita niya, no, Shell? Yes, dalawang tita ko. Si Tita Narisa and si Tita Arlene. Hola! Hello, hola. Tita! Hola! Ito, umpisahan na natin, Shell. Siyempre, lahat kami nagulat. In a very good way, we were pleasantly surprised na from what we're used to seeing you na naka jersey eh ngayon puro apron na nagtayo ka na ng bakery. Baka pwede mong i-share yung kwento kung paano niyo naisipan na umpisahan 'yan. Yung story behind Forn de Manila kasi si Ate Narisa and si Tita ko, si Tita Arlene, talagang baker sila. Ito yung ating master baker and kami yung nag-a-assist. So, 10 years na silang nagbe-baking and nagsusupply ng mga breads dito sa Barcelona. Mm-hmm. So, lagi kasi ako nandito, binibisita ko sila. So, nagpa-plano na talaga kami magtayo ng isang bakery. Pero, ang una namin naisip is palakihin lang yung supply and kasi ang taas na ng demand ng breads dito sa amin. So, ang plano namin dito sa store namin is dito lang yung gawaan para alam mo yung ma-cope up namin lahat ng demands na hinihingi ng mga Filipinos dito at saka mga Spanyol.
ng breads namin. Pero eventually, naisip namin, bakit nga natin hindi buksan tong bakery natin para sa mga walk-in customers. So doon nagsimula. Parang tinry lang namin na siya buksan as parang physical store. Pero grabe, grabe, overwhelming talaga na talagang pinipilahan kami. Kaya kami ding tatlo ay na-shock na gano'n ang suporta sa amin. Oh. So ayun, sobrang happy kami. Chelle, tita, yung mga bumibili ba sa inyo ay mga Pinoy din? At kung mga Espanyol ang bumibili sa inyo, ano yung mga panlasa ba nila pagdating sa tinapay ang napansin niyo na kakaiba sa atin? Mostly mga Filipinos po talaga yung bumibili. But may pumapasok din po mga Spanish and mga taga-Europe po. And even tourists po. Ito yung pila. Tingnan niyo yung pila. Ah, mahaba-haba. Oo. Ito yan, for Fort de Manila yan, Chelle. Oo, andyan sa Fort, nakapila sila lahat para bumili ng panta na tinapay natin. Ito, no, kaalam mo, simula nung nakita namin na nagbukas ka ng Fort de Manila, isa sa mga pressing concerns namin, eh, yung mga pangalan yan nung tinapay. Diba? Let's say, ito na lang, konting... Paano mo ngayon ibebenta kung hindi lang naman market eh Pilipino? Paano mo ibebenta sa Espanyol yung Spanish bread? Paano ina-explain yun? Tsaka yung mamon, ayan, ganyan. Ingredients niya. So, paano natin ina-explain? Actually, medyo mahirap na kasi sa Philippines, di ba, panderegla. Yeah. Sa dito, kalihim, tawag, di ba? Tapos, i-explain mo kung ano yung nasa lamaan, nasa loob. So, akala nila strawberry delivered. So, explain nila ate, ano yung sinasabi nyo? Na yung kalihim is just ano, parang pudding po inside ng ano, na bread. Ng bread. And then yung Spanish. Spanish is just yung crema with margarine and sugar. Sinasabi nyo po lahat kung ano po yung nasa loob. Iba yung pangalan. Pero meron bang ano, meron bang parang version ng Spanish bread na Espanyol talaga? Oo. May totoong Spanish bread ba talaga? May totoong Spanish bread? Meron bang ganun talaga? Wala po namang ganun talaga. Ano dito, ang mga tinapay ng Espanyol medyo matigas. Alam mo yung baguette? Parang mga... Tapos may hindi sila sa mga panaman na hamon. And then ano yung mga salami? Usually yung breakfast po ng Spanish is more on salty. Yeah. Hindi po sila sa sweets. So, it's our baguette normally and then they put prosciutto po, yung hamon. Kamusta ang pandesal? Kamusta ang pandesal sa Spain? Mabenta ba dyan ang pandesal? At anong reaction nila? Ha? Tinapay na gawa sa asin? Typical na po yan sa Pilipino. So, ang tanong na nila is, ng mga Spanish, pandesal. So, normally just salt, then flour, then water. Pandesal. Ganun lang po. Alam na nila po yun. Pero what makes us different kasi nilalabas namin siya freshly baked and super init pa talaga, guys. So talagang pagkagat nila, alam mo yun, itatry nila eh. Mahilig silang try. One nito, bigyan mo ako nito, try. And then lalabas sila, tapos papasok sila ulit. O order ulit sila. Na mas narapan sila. Tapos, so first time din nila na kakakain ng alam mo yung sobrang init pa, nagkalamog talaga, I mean galing talaga siya sa oven. So sobrang alam mo yun na natutuwa sila. So, meron po dito one time bumili ng isang cheese bread, then hindi siya umalis hanggat di niya naubos, then bumalik na siya. Sasabihin ko sa may drug siya. May drug siya. Ano, tita, anong so far, ano ba ang best seller ngayon sa yung mga locals dyan? Anong pinakabenta? Locals, pandikoko, and cheese bread. Yan, both na yan. Kasi coco, favorite po nila yung... Familiar sila dito. Yung coco. Yung pandikoko. May monay mo ba kayo dyan? Monay. At anong reaksyon ng mga Espanyol sa salitang monay? Tawag natin. So, pag pinapronounce nila yung putok, Gano'n. So, tinatry din nila yun. Rach, ikaw ba may nakarecognize sa sa'yo dyan ng mga Pinoy na bumibili sa inyo? Oo naman, para kaming may ano dito, ano ba, meet and greet. Meet and greet.
Oo, usually nahanap talaga nila naman si Rachel. Mm-hmm. Tapos sabay bili na rin ang tapay. Mm-hmm. Tapos ang dami pang galing outside ng Barcelona. Oo, tsaka mga ibang province ng Spain, dahil nakikita sa Facebook, dinadayo po nila itong Forn de Manila. Damo. Marami bang ibang mga Pinoy na mga bakery dyan sa Barcelona? Wala po. Wala po. Ito po yung kauna-unahang bake shop. Na kaya po naisipan namin din magtayo ng bakery kasi wala pa po bakery na Filipino dito. Shell, medyo kinakapos tayo sa oras, no? But I quickly want to ask you, dahil nakakuha ka ng recognition from the Philippine Consulate General, just how is that like for you, not just representing, you know, yourself, the business, but, you know, bilang isang Pilipino na nandiyan ka at naparangalan ka? Actually, sabi ko nga, representing the Philippines from sports to business, sobrang iba-iba yung feeling niya eh. Parang sabi ko nga, dati inire-represent ko lang siya sa volleyball, but ngayon, di ba, Filipino pride na produktong Pinoy. So, sobrang happy kami na na-invite kami ng consulate. And ayun, hindi na, actually, nalang namin sila ng tinapay. Tapos ang sabi nila, uy, i-invite namin kayo sa mga event kasi masarapan din talaga sila. Yes. And ayun, sobrang happy kami sa success ng, imagine, wala pa kaming 2 weeks. 8 days. Ilang pa lang tayo, 8 days pa lang kami. Sobrang overwhelming lahat sa amin. Kaya talagang grabe yung pasasalamat namin kay Lord na pag time mo talaga and para sa'yo talaga, ibibigay niya talaga. Oh, Rachel, again, quickly, imbitahan mo na lahat ng mga gustong bumisita at makatikim ng mga gawa niyo dyan sa Forn de Manila. Yes, aking mga kababayan! Iniimbitahan po namin kayo bisitahin ang aming bakery dito sa Barcelona. Ano ba yung ating mga address, mga titas? Visit us here in Josep Anselm Clave, 25, dito malapit po sa Barcelona. Sa... Malapit kami sa La Rambla. La Rambla. Yung mga tour, magtutour dyan, pasalan na kami dito. Message na lang yung Instagram namin. Yes, and Facebook. All right, thank you so much, Shell, kay Tita Narisa, Tita Arlene. Tita kayo dito. Pa-sponsor na lang ng ng plane ticket, ha? Ako, sama. Pero congratulations, maraming salamat sa oras niyo. Alam mo, makakapunta tayo ng Spain. Kapag? Tumaya ka ba sa Lotto? Aba, 680 million pesos jackpot mamayang gabi sa 6:55 draw. Ang tanong, kung mananalo ka, anong gagawin mo, Denise? Ako, magtatago. Hindi ko muna kukunin. Okay. Hindi ko muna i-claim, pero magtatago ako ng very light. At syempre, papasok pa rin ako dito. Para kunyari? Walang nangyari. Walang nangyari. Tapos syempre, you know, after that, you can plan out how you can help others, you know, how you can invest. Ikaw? Pupunta ng Barcelona. Ay, para kumain sa Forn de Manila. Papakyawin ko yung lahat ng Monay nila Rachel Dacis. At? Ano? Pandiregla. Kala ko yung mga mamon, yung mga lahat na. Alright. Uy, Denise, it's been a fun hour. I know. And obviously, we hope na natuwa din po kayo at napasaya namin kayo. That is it for today's episode of Afternoon Delight this Monday, January 15. I'm Denise Tan. Bukas ulit, alas 2 po tayo, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Have a delightful afternoon, wherever you are.